Hello everyone, welcome back to my channel again. This is Hanimoku TV. At finally I decided na I'm going to keep the chili for another year. So this is my 1 year old chili, Thai chili plant or siling labuyo. So what I'm going to do is I'm not gonna put this inside in the house for now, kasi this soil is been outside and I'm sure there's a lot of insects puts living in this soil. We have some eggs or something, kasi last year also I keep it inside the house and lots of fruit flies at saka yung green na maliliit na insecto. So at saka yung soil niya hindi na siya kasing lots of vitamins kasi masyado na siyang sinisipsip. Yeah, 1 year na kasi kailangan every year palitan yung lupa ng panibago. So meron ako ditong lupa. Ito may mahal itong lupa na to, $7 isang bag. Eh hahaluan ko siya. Ito sana ang plano kong ilagay diyan. Hatiin ko na lang diyan at paghaluan ko nito. Ito hindi siya hindi siya complete nutrients. Ito kompleto na siya. Meron na siyang perlite, compost, at saka cow manure. So since paghaluin ko itong dalawa, meron naman akong cow manure doon sa kabila, meron akong nakatabi doon. So yun na lang paghalo-halo ko. So it's gonna be okay. So dito ko ilalagay. Back to you later. So hindi ko na ito lalagyan ng compost kasi meron na nga ito siyang halo na, at saka ko na siya uli lalagyan sa next summer kasi yung aking compost ay hindi pa ready na kaumpisa ko palang mag-ipon ng mga compost. Ang sili guys ay madali lang talagang mabuhay kahit ilang beses mo pa yung kalbuhan, basta lagyan mo lang ng tubig palagi. Kapag mature na yung puno, palagi niyang malakas uminom ng tubig. So haluan ko ito ng compost, cow manure. Ito yung cow manure. Siguro dalawang tabo lang ng cow manure ang ilalagay ko. Ayan, muna. Okay na yan. Kasi malapit na naman mag-winter. Kailangan na naman magpasok na naman ng mga tanim sa loob ng bahay. At, nga. Ayan. At ito naman guys, dito ko ilalagay yung lupa. At na-surprise ako dito dahil ito yung sweet potato na tinanggal ko bago ko yung bago ako nagtanim uli. Ito yung last year pa na nagulat ako na nagkaroon siya ng sprout. Nabuhay. Wow, hindi ko na kailangan na itanim ito kasi meron pa naman akong tanim at saka lagay ko na lang ito sa compost. So anyway, na-surprise talaga ako dito. Ikaw ba, taga-taga nito, nabuhay pala ito. So anyway, ito na yan, lagay ko na yan sa compost mamaya. So time to, lipat muna natin yung aking tanim. Tingnan nyo naman kung gaano nagkakapal yung ugat.
Wala pala itong butas ito. Ah, mayroon pala. Okay. Oh, tingnan nyo naman yung ugat ng aking chili. So, kailangan nyo talaga tanggalin na yung ugat dyan. At itong lupa din naman, i-save ko siya. Hahaluan ko rin siya ng, kasi mayroon na siyang perlite. Sayang din naman. Mahal kaya din ng perlite. Kung gusto mo talaga bumili ng perlite na yung siya lang talaga, medyo mahal din, kaya sayang din. Pahaluan ko yung lupa na mga compost para maging masustansya din yung lupa sa panibagong tanim. Tingnan nyo may ugat niya kadami na. So, kailangan talaga ng panibagong lupa. So, ilalagay na natin ito. So, lagyan na natin ng tubig ulan. Kasi ito itong ulan ko. Ayan. Ayan. Okay na, okay na. Hayaan ko muna yan. Yung talagang yung tubig sisip-sipin doon sa ilalim. So, hayaan ko na yan dyan muna yung, kasi kalalagay ko lang ng tubig ulan at yung lupa medyo dry na dry, so medyo matagalan yan bago magpunta sa ilalim, pero medyo ano na, okay na, parang sinipsip na ng lupa yung tubig at bago ko siya ipasok, baka punasan ko muna itong puno na to ng medyo may vinegar, kaunti na may tubig para just in case na mayroong nakasabit dito na mga insekto na sumasama sa loob ng bahay. Ayan. Punasan ko na lang ito ng may vinegar. So, ayun guys, i-update ko na lang kayo ano, pag medyo malaki na siya at sana ay nagustuhan yung aking munting halaman. At pag nabuhay ito uli at nagkaroon ng ano, ng sili, is amazing na naman, di ba? So, meron naman tayong siling maharbis para sa susunod na taon. So, finally guys, kinalbuhan ko na talaga siya dahil nahirapan akong magpunas ng dahon kasi liliit ng dahon since meron naman bagong usbong dito. So, dyan na mag-umpisa sa simula. Talagang kinalbo ko na siya, ganyan na siya. So, sana ay mabuhay siya uli. Kung mabuhay, di patay. Wala tayong magagawa, di ba? So, like I said, I will start all over again. Magtanim ako ng mula sa buto kapag hindi yan magano. Anyway, kahit na mabuhay man siya o hindi, mag-umpisa pa rin ako, magtanim pa rin ako ng mga ilang
Kasi yung mga kaibigan ko dito ay nag-request ng tanim nga na chili, Thai chili. So, it's okay. I'm not gonna worry. But anyway, mag-update pa rin ako kapag magkaroon na siya yung itong mga baba ni bagong usbong dito kapag lumaki na siya. Siguro in a week or two. So, again, thanks for watching. Have a nice day.